ito yung finish project na namin, mga kasipa, no? So walang tinalop na wire dito sa dami naming ininstall. wala kaming tinalop na wire. So ito yung Barako 175 na overload na marami ininstall kami. So ayan, ito niyo na. Yan yung mga additional natin sa papalitan pa ng LED. Okay? So ayan. Naka-modification na rin itong taas niya. So ito na yung finish project natin, mga kasipa, dito sa Barako 175, ano? So ilang oras natin itong ginawa? In-starting natin ito ng 11. So 12 hours na natin siyang ginawa. So ang ginawa natin dito is full width upgrade charging, anti-lubat. So ito, in-upgrade na natin yung kanyang charger, mga kasipa. Ayan. Tapos, proper installation lahat ng mga naka-install kasi dati nakurap-urap daw ito. So napakahina ng kanyang battery. So na-full width natin, okay na, intact na. And then, intact natin yung mga kuryente. Yan, kung makikita nyo yung ating installation, naka-protection circuit. Just in case na magkaroon ng troubleshooting, ay madali siyang ma-access. So yan. Yan, umakit doon yung kanyang wire. Pag may bubusinasan yung malakas. Yan. So kung nakita nyo, walang wire na lumabas, mga kasipa. Tapos ito yung mga trigger device ko. Para sa mga ano-ano. Yan. So dito lahat dumaan, mga kasipa. And then, yan. So ang ininstallan namin dito is stock horn. Tapos meron siyang kasamang malaki. Kaya ako gumamit ng relay. Ayan o. So ito yung isang malaki. Tapos ininstallan ko rin siya ng PIA horn. So ito yung PIA horn. Yan. Mga kasipa. PIA horn. Okay. Tapos ininstallan ko siya ng mini driving lights. Yung walang balas. So dalawa. And then may mini driving lights pa siya dito. Yan. So nandun din. Tapos marami siyang mga LED. LED sa loob ng sidecar, proper installation na rin natin, so wala nang corrupt, unlike dun sa dati. Excuse me. Tapos ininstallan ko siya ng 6 LED headlights, ito na. Tapos signal lights, super bright, 4 na piraso. Tapos sa kanyang panel board, ininstallan ko rin siya, mga kasipa. Ininstallan ko rin sa kanyang panel board. And then, puro lahat LED na yan, modification. Tapos voltmeter with timer. Tapos, excuse me, domino switch. So full function lahat, mga kasipa. So bakit full function? Kasi stock horn with dual, tapos PIA horn with reversible, horn with passing, left signal, hazard, high and low, tapos trigger ito ng mini driving lights na walang balas, tapos reversible passing. Okay? Tapos naka-modification na rin yung kanyang panel indicator. Ayan. Tapos ininstallan ko siya ng dual trigger. Mga kasipa, so installan ko rin siya ng LED tail light. So ano ba yung dual trigger LED underglow? So ito yung kulay green. Pag na-preno ka, nagiging kulay red siya lahat. So every time na nag-preno ka, is nagiging kulay red siya. Ayan, so nakita nyo to. Ayan. Ayan. So yan na, mga kasipa. Ayan na. Tapos din natin, you know. So intact lahat. Ayan, no? Ayos yung mga wirings. Ayan, so dumaan doon. Umikot doon, umakit doon, hindi punta doon para sa mini driving lights. Okay. So, magbubultahe naman tayo. Titingnan natin yung kanyang voltahe, voltage reading. Susi. Yan, kita nyo na. So, naka-LED na kanyang neutral, left signal, you know, right signal, hazard. Yan, kung nakikita nyo, mga kasipa, naka-hazard siya. Nagpa-function pa rin yung kanyang indicator, ano? So naka-modification na rin yan. Okay? So ito naman yung kanyang headlights. Yun, o. Nakikita nyo, mga kasipa. So liwanag nung kanyang ilaw, ano? Yun. So, excuse me. LED, mga kasipa. Tapos time check, ang orasan namin. So ito na. Yan. Okay? 11.9 voltahe. So gutom pa yung battery. Yan. Tapos ilalagay ko na yung tank and then magbo-voltage reading tayo. And then magtitesting na tayo ng kanyang mga in-install natin, yung mga electrical component niya. Okay. So tara. Tayo yung gunting. Abidel. Gunting. You know. Yan. So ito na yung finish project natin, mga kasipa, no?
So kanina pa natin ginawa to, meron tayong 12 hours na ginugol. Yan mga kasipa. So meron tayong 12 hours na ginugol. Dami nating in-install halos lahat, tapos wiring cleaning, tapos proper installation lahat, ano, naka-protection circuit na rin. Ayan. Tapos ini-install natin siya ng dual trigger LED underglow. So ito yung mga limited edition natin ginawa, no, para sa mga alaga nila kasi malulupit. Yan. So ito. Yan. Okay? So magbo-voltage reading na tayo mga kasipa. Ito yung unang dar natin, susi. So ayan na. Yan. So 11.8 yung kanyang voltahe. Start. Neutral. LED na rin niya mga kasipa. Yun o. So one click. Ganun katindi yung kanyang motor, ano. So kanina pa namin siya ginagawa. Active siya sa kurente. Yan. Kaya pwede lagay mo kalso. Yan. So ang voltahe, 12.5. 13 volts. 13.2. 13.3. So gutom na gutom yung kanyang battery, ano mga kasipa. Kasi ito dati nagkukurap. So ito yung switch na kanyang LED headlights. Ayan o. Ayan, nakita nyo. Ayan na. So left signal, right signal. Tapos hazard, headlight low, high, low, high, ayan o. Tapos ito yung kanyang mini driving lights na walang balas. So yun o. Yun o, kita nyo naman. Tay. Tapos ito yung kanyang mini driving lights, low. You know, high. Low, high. Tapos ito yung reversible passing. Ayan. So nagpa-passing siya continuous mga kasipa, no. So every time na pinipindot natin yung passing, you know. Tapos pag nakalow na tayo, may passing pa din. Pag naka-high na tayo, may passing pa din. Okay? So ito yung kanyang stock horn. O kanina hindi ganyan yung tunog, so ngayon intact na. Yan. So ganun katindi, medyo gabi na. So hindi na tayo pwedeng umulit, ano. Tapos yung kanyang horn with reversible passing, ito. Yan, so nakita nyo mga kasipa, lakas, ano. So patay, nagpa-passing. Low, passing. Yan. Tapos high, passing. Yan. So yan yung reversible passing natin mga kasipa, no. So papatayin ko muna. Tapos ininstallan din natin siya ng dual contact na LED underglow. So ito yun, no. Pag switch mo, ayun, no. So meron siyang kulay green. Okay? Hmm. Sir, paano nga ako pa-preno? So pag nag-preno ka, is nagiging ayan, so nagiging pula siya mga kasipa, no. Alupet. Yun, no. So yan yung ating ginawang modification, ano. Ayan. Tapos, kita nyo yung mga wirings intact. So, kung ano yung voltahe ng battery, yun yung voltahe papunta dun sa mga load nya. So, sir, papreno pa nga ako. Pag nagpre-preno tayo, every time na nagpre-preno tayo, nagiging pula lahat. So, kita nyo yan. So, walang green, mga kasipa. Okay? So, bitaw. Yun o, isa pa. Yun o. Bitaw. Alright. So, ganun kalupit yung modification natin ginawa. Okay? So, sabay-sabay na natin bubuksan lahat. Headlight. Trigger, tapos hazard, yun o. Tapos ito naman yung kanyang blinker sa harap, tapos mini driving lights. Okay, tapos dun sa loob. Yan. So sabay-sabay na lahat mga kasipa. Yan, pwede lagi yung kalso. Yan. So kung nakikita nyo, stable yung kanyang current, ano. Kung ano yung voltahe ng kanyang battery, yun yung voltahe hanggang dun sa kanyang LED. So, kita nyo, walang kurap. Stable yung kanyang current. So, napakadaming load, mga kasipa. Napakadami nating in-install. Gaya na sabi ko, napakahalaga nung proper install para makuha natin yung tamang kurente. Kaya, pedel pa preno nga ako. You know, alupit mga kasipa, nagiging pula. Nya, you know, basag. Yan. Preno. Wow, pugi mo kuya mo Fidel. Ayan mga kasipa. So nakita nyo, kompleto. So blue rin yung kanyang harap, ano. Yan o. Kaya Fidel, preno mo pa nga.
ayun oh, sayang mga kasipa, no? Yan. So, ganun din yung gagawin namin doon sa kabila. Magkapatid sila, no? Bagong-bagong mga motor. Yun, no? Rino. Yun. Sa pa nga, kaya mo, Fidel? Rino mo pa nga. Ayun, no? Daw. Okay. Ah, lulupit ng mga alaga nila, mga kasipa. Ang kikinis. Parang chicks. You know. All right.